at siya kaminsan. At subok sa buhay, lagi nating tatandaan na ang Diyos ay kumikilos sa gitna ng paghihirap. At minsan pa nga ginagamit nito upang mayroong mga tao na may courage. Paghihirap mo, pag nakita ng tao yan, mabibes sila. Diba? Kita yung sa buhay ni Job, naghihirap siya, pero ang purpose ni Lord ay para may pag-ibang siya. Diba? Ito naman si Job, naghihirap na, pero kita mo. Bait-bait pa rin. Diba? Kita mo yan? Brother, Brother James, diba? Inaalimus na ang kanyang katrabado, pero kita mo, hallelujah pa rin. Praise the Lord. Diba? Marami sa ating isan ganyan eh. Nakarinig tayo ng salita. Tumutubo agad yung suway natin. Hindi natin. Di ba? Dapat alam natin na tayo po ay tinawag upang magtiis. At magtiis ng magtiis para sa kanya. Amen. Alam mo ba? Amen. So in conclusion, yan na. Sorry po. Gusto ko magkaroon ng counting testimony. Sino ba itong tao na sa mukhang harapan mo? Kami po ay lumaki sa hirap. Ang mga magulang po ay maagang, ang magulang po pala dahil isa pa lang ay maagang namatay. The age of 12, namatay na po siya. We are 6 children in the family. Namatay po siya, meron siyang iniwan 6 months ago. Talagang hirap ang buhay mo namin. Dumating sa point na kami po ay nabuhay na lang ng ipinaong manok. Napatay na. So, yung mga fundraiser, yung mga ginabaw ko, naranasan ko yung mga ganong situation. Mga kapatid ko, yung pangalawang kapatid ko, dahil we want to survive. Kami po, wala nang namatay ang magulang ko, no? Kawatak-watak kami yung papa ko, magkalo-kulakorin. Kami po ay nahiwa-hiwalay. But because gusto kong mabuo kami, so nag-sacrifice po kami ng yung pangalawa kong kapatid. Ngayon po ay nakapagtapos na rin sa Bible School. Nagtutulong na rin dahil sa Bible ng Panginoon. Naglala po kami ng suso para magkaroon na kami ng pagkain sa araw-araw. Yun na. Nakatapos ng pag-aaral sa high school. Para magkaroon po kami. Yan po napakahalaga na ng mantika, asin, at tubig sa buhay po namin. Yun po ang buhay po namin. Dahil nga wala na kaming nanay. At isang araw nagali po ako at nagloko. Dami kong ginawa. Basta marami, hindi ko na nabalikan. At isang araw po itinawag ako ng Panginoon. To make the story short sa pamamagitan ko ng isang kaibigan. Pagkakataon po ito ay pinakinggan ko po siya. Hindi ko alam sa pamamagitan ng isang youth camp. Hindi ko alam kung naniniwala ako sa still voice, pero ako naniniwala ako dahil wala ako sa harapan mo hindi ako nagtiwala sa boses niya. Sa isang youth camp, ako po ay na-slain. Hindi ko alam kung bakit. The first time ko po yun, I do believe na ito po ay gawa ng walang espiritu. At doon po sabi sa akin ng Panginoon na mag-aaral ng Bible school. Hindi ko maintindihan kung bakit ako mag-aaral ng Bible school. Eh, kahit Kristiyano na nga ako noon, gumagawa pa rin ako ng kalokohan. Yeah? So, hindi ko maintindihan. But, I trust the Lord. At, ako po ay nag-aaral ng Bible school. Working student pa rin. Dahil, at that time talaga wala po kami at trabaho ako sa Manila. Habang nag-aaral. Nakapagtapos. Alam niyo po, before that, ako po ay nasa ang bahay po namin ay nasa gitna ng mundo ay nasa gitna ng bukid. At isang araw po nagpapastol ako ng kalabaw. Nasa ibabaw ako ng kalabaw. Nangangarap ako. Merong dumaan na aeroplano. Nangangarap ako. Kailan kaya ako nangangasabay ng mundo? At that time po, isang pangalawang araw kasi puso yun, magpasto ng kalabaw sa hapon. Nagpapasta ng pag-ibigan, hindi kami nagpasta ng kalabaw, kakaluhin kami ng lolo-lolo yung mga. Yung pangalawang kapatid ko po, nung sumangay kami sa kalabaw, tumakbo yung kalabaw. So, yung kapay ko po na,
bali ito, hanggang ganyan lang yan. Talagang terorisyo. Hindi nagpatuloy po kami. Isang araw ako po ay mag-isa na lang sa pagpapastol. Yun yung palagi kong sinasabi. Nangarap po ako. Ang pangarap po ay maging isang engineer. Layo. Engineer. Dahil gusto po makarating sa ibang bansa. Kaya tinitignan ko yung plano niya. Kaya ako makakasama sa ibang plano niya. Hanggang dito na lang kaya ako sa iyo ay bago ng talabaw. Alam niyo po, nanalangin ko yan. Sinunod ko ang gusto ng Panginoon. Sinunod ko, binigyan ko ng priority ang pagkatawag sa akin. Naaral ako sa Bible School at nakapagtapos ng college sa habang ng Panginoon. At sa pagkakataon po, I'm proud to say na yung dati na nangarap sa ibabaw ng kalabaw ay binigyan na ng katuparan ng kanyang pangarap na minsan makasakay sa isang lumilipad na bakal papunta sa mga bansa. Why? Because I prioritize the will of the Lord in my life. This is my challenge. Ano ang priority natin sa buhay? Natin bilang sa Christian. Kung tayo po ay naka-focus sa mga material na bagay, uulitin ko po, hindi yan magtatagal. Now, kung tayo po ay wala sa focus ngayon, let us check our priority in life. Bilang mga Christian. Tayo ba ay natutuwa ng Diyos sa buhay natin? O nalulungkot siya kasi lagi natin siya minisubay? Tingnan ba po? Narayan po tayo. Mga Diyos, maraming salamat po ang inyong. Salamat po sa inyo mga salita. Lord, yes, kami po ay tunay Panginoon na gustong sumunod sa inyo. But Lord, ang mga instances of God na kami po ay nahihirapan na sumunod sa inyo. Nahihirapan po kami ng priority, Panginoon, yung mga bagay na gusto nyo gawin po namin. Nahihirapan po kami ng itaas ng pangalan. Because we are doing our own will, O Lord. Pangapan, patawarin po kami, O Diyos. Patawarin po kami, Panginoon. Sa bawat isa na narito ngayon, kung tayo po ay may mga ganitong ginagawa, let us check our soul. Tayo ba ay nasa kalooban ng Diyos? Tayo ba ay laging nag-disobey sa Kanya? Then this is the time. I challenge you, this is the time. Kailangan natin hintayin pang bukas sa mamaya. Let us check our prayer. Tandaan po natin, bilang isang Kristiyano, ang ating priority ay sumunod sa ating Panginoon at ibahagi ang ating mga salita. Ama namin, salamat po Diyos. Salamat po. Sa Diyo ang papuri, sa Diyo ang gloria. Tumusta ang tulang ng ating sa Amin. Salamat po, Pastor Chris. At mga kapatid, tayo ba ay gutom na? Iba ay busog pa. Sino busog dito? Busog sa araw ng Panginoon. Okay, sana napakinggan. At ngayon po, mga kapatid, ay wag na natin patagalin pa. At it's time for our dinner. Ayan. So, alam niyo, mayroon ako sana sa inyo. Hindi ko tinuro yung shortcut. Diba kanina doon, yung mga kumain? Ito lang po yun. Ayan. Tanggalin po niyo yung mga... Ay, pagpasok po, pakitanggal po rin yung mga sapatos po niyo yung naglagay ng mga shoes po doon. Ayan, so mga pastor po, mga naman na pastor, pakibilang po yung inyong mga tupa. Kapag po sila kumain, diba, walang dinner, breakfast, and lunch, pakibilang po kung ilan po sila kaysa sa bawat meal na iyon. And babalik ko tayo mga kapatid ng eksaktong... Ayan, before 7, ayan. So mga kapatid, nag-PM po ako sa mga kapastoran, sa grupo ko namin. Pinasok ko po yung ating pong, ito yung schedule natin. So lahat po kayo makakuha po ng kopya, sila po mag-isend sa inyo ng ating pong schedule. At para po ma-check po natin kung po tayo po talaga na sa tamang oras. Ang pagkain po, kailangan po sa aktong oras kasi
Halimbawa, beyond the time, wala na pagkain. So, tara na po, takbo na. Doon po sa ating pong siktang. Go ahead, mga maybe 50 meters away, sa kanan, meron po magandang bahay doon. Yun po yung kainan. Okay, salamat po. See you. At po, sa susunod po, yung mga worship team, ano po, ayahan po natin ang practice. Eksakto mala 7 po. Kaunat pa. Tama ba? 7 po pa, 7 no? Ikaw pala na. 6:50 po, first worship na po kaagad. Ayan, so...